Dahil pa rin po sa bagyong Lawin, pinapaalalahanan ang mga motorista na huwag munang dumaan sa Cannon Road sa Baguio City dahil pa rin sa banta ng landslide. At may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Kung oras na bumayo nga ang bagyong Lawin dito sa Baguio City, delikadong daanan itong Cannon Road. Posible kasi magka-landslide. Ilang linggo pa nga lang ang nakalilipas nang matapos gawin ang retaining wall sa Barangay Uwabas Camp 7. Nasira ito noong nakaraang taon magka-landslide dahil sa bagyong Lando. Umaasa ang mga magagawa na hindi nabubuha ang lupa sakaling manalasa ang bagyong Lawin. Ngayon, abala naman sila sa pagsasada kaya one at a time lamang ang pagdaan ng mga sasakyan. Bagaman signal number 2 na sa Baguio, maganda pa naman ang lagay ng panahon. Ay sa City Disaster Risk Reduction and Management Council of CDRRMC, wala naman silang natanggap na ulan pag-ulan sa syudad. Simula kahapon, nagka-red alert ng CDRRMC. Ibig sabihin, 24 oras ang kanilang operasyon at full manpower ang naka-alerto. Nagbahay-bahay rin ng CDRRMC kahapon, kasamang kagawad ng Barangay Lower Quarry Lagoon para paalalahanan ang mga residente na maging handa sa paglikas. Isang barangay sa Kat binapahag dahil umaapaw ang tubig sa City Camp Lagoon. Ayon sa CDRRMC, ang ginagawa rin hakbang para makaiwas sa pagbuho ng lupa. Ayon kay Mayor Mauricio, ang handa ng evacuation centers. Nakapipodesyon na rin ang relief goods at rescue equipment. Nakasarong niyang tinatawan ng iba't ibang ahensya na pamahalaan at tiniyak na handang rumesponde ang mga ito. Pakiusap niya sa mga residente makipagtulungan para manatiling ligtas. Mahalagang malaman din daw ang emergency numbers ng CDRRMC, lalo na kung kailangan ng rescue. Ayon sa Office of Civil Defense ng Cordillera Administrative Division, kapag tuloy-tuloy ang ulan sa loob ng 2 oras, ay posibleng otomatikong isara ang Cannon Road. Maglalagay naman daw ng signage sa bukana nito para balaan ang mga motorista. Connie? Maraming salamat, Victoria Tulad.